na nahook ako sa pag-aalaga ng manok, hindi po ako maintindihan at wala talaga namang siguro makakaintindi. Kasi bakit? Mas priority ko yung manok ko compared doon sa pamilya ko, okay? So yung magulang ko galit sa akin, hindi ko alam kung bakit lagi siyang galit sa akin. Kundi po yung binata pa lang ako, ibig yung tatay ko, palagi po siya, palagi po ako sinisermonan. Minsan nga po napapatanong ako, ano ba ako, ampun ba ako? Kasi po sa totoo lang yung tatay ko po, parang yung frustration niya po kasi dati po nagsasaudi tatay ko, siguro nung hindi na po makapagsaudi, ako po yung lagi na pag-iinitan sa bahay. Walo po kami magkakapatid, ako po yung bunso. So ako po yung natira sa bahay namin nung yung tatay ko po ay hindi na po makapag-abroad. So ako po yung tipo ng tao na kapag natutulog, imbis na yung tatay ko matuwa kasi nakikita ko natutulog, galit. Okay, kasi gusto niya, lagi ko may ginagawa, may trabaho ko. Eh, that time po talaga, wala po akong trabaho, pabigat po ko sa bahay. Continue po yung pagkain, tinatago po ng tatay ko sa cabinet namin. Na kung tawagin po ay platera, tinatago po doon ng tatay ko. Imagine niyo po gano'ng kasaklap. Ngayon po, natutukot ko po yun. Medyo wise po ako, natutukot ko. Alam niyo po ba kung ano matindi? Nung na-discover ng tatay ko, lahat ibabaw kita sa baba, nilagyan na rin ng padlock, hindi na po ako makakuha ng pagkain. Hanggang sa lumayas po ako ng bahay, 4 years po ako naglayas sa bahay. Nataon naman po, yung natirahan ko po, nagtatato, kaya po ako napuno ng tato. Buong katawan ko po, tato, puro tato po yan. Sa totoo lang po, no, baka sabihin ng iba dyan, ay, kaya ka kumikita ng malaki si Casey, kaya ka successful, kaya marami ng kotse, nakakasama ka sa travel, kasi magaling ka. Sa totoo lang po, hindi po ako magaling. Pasaway po ako. Di minsan po nag-aral ako, hindi po ako nasa pita ng medalya, kahit po ribbon man lang. Sa totoo lang po, may sama nga po ko ng loob sa mga teacher eh. Kasi bakit? Di ba yung mga teacher, hindi naman, ano, kumbaga wala naman na po. Kumbaga may kwento ko lang, di ba mga teacher, alam namang ikaw bobo, ikaw ba tatawagin, tama po ba? Tama. Kaya ako dati nung nag-aaral ako, wala po akong gana. Kasi bakit? Alam po, ako na naman tatawagin ng teacher, di ko alam kung bakit ganun. Pati hindi na nagtawagin nyo, nakakaalam nung sagot. Tama po ba? Then ito po, no, gagawa ka ng kodi ko. Ako dati, ang ganda ng mga kodi ko po, tapos po-open ka sa harap. Uurasan ka ba, di ba? Tama po ba? Tama. So, wala ka na may isagot. Tama? So, ngayon, pagka malapit na matapos yung oras, kinajambahan ko na lang po yung sagot. Awa ng Diyos, nakakapasa naman po. So, yun po yung naging sitwasyon ko. Yun nga po, ang isang araw po, kinatok po ako ng opportunity. Okay? May nagpakita po sa akin ng Joyce Premier. Sabi ko, tignan ko nga. Kasi that time po talagang walang-wala na po akong Joyce. Kumbaga, last choice ko na po. Huling paraha ko na. Ngayon po, nung inimbitahan po ako dito sa Joyce, nung una, parang ano po, parang pili ko pagkakapirahan ako. Sa totoo lang, una talaga negative na negative po ko. Kasi papalakpak ka lang. May woo pa, may padyak, may woo. Di ba? May padyak pa, palakpak, may padyak, may woo. Sabi ko, ano ba naman to? Parang ano to, parang may lokohan dito ah. Pero nung nakita ko na po yung mga nagpatotoo, yung mga tao hindi kumikita, kumita na. Yung mga tao na nawalang-wala, meron na. Yung mga dating nagko-commute, may kotse na. Yung po, doon po ako na-amaze. Sabi ko, subukan ko, gawin ko JC. Ginawa ko po ng paraan. Alam ko yung iba dyan, baka iniisip nyo, ay ano, maglalabas pa na ng pera dyan eh. Okay lang po yun, sa totoo lang. Ako po sa totoo lang, nung una po talaga, number one na problema ko, pera. Hindi ko alam kung paano ko mag-join sa JC. Yan po yung isang bagay na hindi nagpatulong sa akin. Paano ko mag-join? Wala po akong pera. Ginawa ko lang po talaga ng paraan. Then the rest is history. Okay, ang ginawa ko po, inaral ko po yung negosyo. Lahat ng galing ko, pinuhos ko po dito. Pinag-aralan ko, sinaulo ko yung mga ano, nakikinig ako sa magagaling na speaker. Dito ko po nagamit yung talent ko dati, nung nag-aaral ako. Kasi ang talent ko po nung araw, mangopya. Dito pala sa ganitong negosyo namin sa JC, pagka magaling ka mangopya, yayaman ka po talaga ng sobra, pinapalampak ka po yan. Okay? So yan po, dati po ako sa pumero, nangarap, sumubok sa buhay, na walang-wala ng pag-asa, tinignan ko lang yung JC, kumbaga, nagpakasakali lang po ako dito nung una. Alam niyo po ba kung ano number one na gusto ko sa JC? No. Yung mga nanonood yan, tanong niyo kung ano? Ano? Walang interview. Yun, tama po. Dito, hindi tatanungin kung ano, anak, mahirap ka ba? Okay, hindi tatanungin kung matalino ka, tama? Hindi kahanapan ng diploma. Hindi kahanapan ng mga Form 137 na yan. Tama po ba?
Hindi tayo hingin ng sedula, mayor's permit, NBI na paghahaba-haba bilan. Yes. Dito po sa Vice Premier, basta may pangarap ka, welcome ka po, pinapangarap. Yes. Welcome ka po dito. Lahat po dito pwede mabago buhay. Okay? Dito po sa GC, sigurado yayaman ka. Ang hindi lang po yayaman dito, yung nagpo-quit. Tama po ba? Tama. Okay, gawin nyo lang, gawin nyo lang po ng tama. Gawin nyo lang po ng tama. Yes. Okay? Gawin mo lang ng tama kung anong sinabi nung nag-sponsor sa inyo. Sundin mo lang. Maniwala po kayo, makikita po kayo rito. Yes. Okay? Ngayon po, no, yung dating tambay na nagsumita, ngayon po, okay, naging top 1 din po ako ng GC Premier, pinapalang yes. Ako. So, ako hindi ko po ito magagawa ng sarili ko lang, tama po ba? Dahil po sa ganda ng sistema ng GC, sa tulong po ng mga taong nagsama sa akin dito, okay, tulong-tulong po kami, tinulungan po nila ako. Hanggang dahan-dahan po, nakakaangat na ako sa buhay, nakakaahon na ako sa hirap, hanggang sa nakukuha ko na po yung mga pangarap ko. Hindi po biro-biro ang pinagdaanan ko na hirap ng buhay, sa totoo lang. Sa totoo lang, dumating po ako sa point na na gusto ko na talaga mag-give up dahil sa mga pinagdadaanan ko. Yun nga lang, talagang pray lang ako ng pray. Pray lang ako ng pray hanggang kinatokpo ko ni Jesse Premier. Okay? So, ngayon po, pakita ko lang po ng konti yung achievements ko po. Yan po. Kung makikita nyo po, ang laki na po ng pinagbago ko. Yan. Hanggang one day po, yung staff po ni Tintin Bersola, kinontak po ako. Then yung life story ko po, pinalabas po sa CNN Philippines. CNN Philippines po ito, Money Wise. Okay, ngayon po, no, mapapanood nyo po ito sa YouTube. I-search nyo lang po, Eric Santos, Money Wise, CNN Philippines. So yan po, no, isa po yan sa mga magaganda nangyari sa buhay ko. Kung makikita nyo po, itsura ko, nag-iba na talaga. Yan po yung mga sasakyan na na-award po sa akin. Actually, maswerte nga yung iba rito, eh. Sa totoo lang. Kasi, ako, yung unang-unang po, hindi ko po sa GC, binili ko pa po yan. Okay, nasa 300,000 po yan. Samantala ngayon po, may mga car incentive na libre na. Nung araw kasi dati, yung kinita ko, binili ko pa ng kotse. Okay, ngayon po sa DC, ito na, ito. Libre na po ito, nakuha ko na po ito ng libre. Kaya palakpakan nyo po yung mga sarili nyo kasi bago. Dito sa DC, okay, sobrang ganda na ng sistema. Ayos na, hahakawin mo na lang. Itatry mo na lang yung trip car mo, pinapalakpakan po. Nagkaroon po ako. Ito po yung pangpitong sasakyan ko na na-award po sa akin. For the Everest. Ayan po. Meron din po akong Hammer 2. Yung dati pong tambay sa Pungero, mangingin po. palagi nasa mga barkada. Ayan po. Ayan po. Nag-drive na po ako ng Hammer ngayon. Alam niyo po, ang hirap sa po yung Malacan Juicy. Kasi naalala ko dati, pagpapasok ako ng pupunta ko ng Juicy, kukubyon lang ako. Minsan nag-1-2-3 ako. Minsan nakikiusap ako sa mga driver. Napagbibigyan naman, kaya lang ang hirap din naman, nakakayari naman na palaging gano'n, tama po ba? Yes. So dumating sa punto na minsan, nilalakad ko na lang, pero pray lang ako ng pray. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako yayaman si Casey. Pinaglaban ko po yung mga pangarap ko dito. Okay? So ngayon po, uwi ako ng bahay, minsan naka-hammer ako, minsan naka-Port Everest, minsan naka-BMW C4, worth 4 million pesos po yan for free. Yung hammer ko po, worth 4 million din po yun for free sa JC. Yes! Ayan po siya. So, bali nasa 8 million po yan. Then this year po, nagsisipag po ako kasi plano ko po maglabas ng Dodge Challenger this year. Yes! Okay, sa tulad po ng JC. So, ito po, Hong Kong Macau trip, worth 100,000 for free. Kasi dalawa po kami ng anak ko, 50,000, so 100,000 po. Ayan po, yung anak ko po, kasama ko na po mag-travel. Ngayon po, naibibigay ko na yung mga pangangailangan ng anak ko. Ayan po, ito po, trip to China, worth 75,000 for free. Okay? Trip to Singapore, worth 80,000 for free. Dito po kami nag-stay for 5 days. Yan, Marina Bay Sands Hotel. Yan po kami nakag-check-in. Ayan po, trip to Malaysia, worth 60,000 for free. Trip to Paris, worth 250,000 for free. Trip to Dubai, worth 160,000 for free. Trip to Boracay, worth 40,000 for free. Trip to Paris in worth 60,000 for free. Grabe. Ayan po, anak. Kasama ko siya. Trip to Korea, worth 60,000 for free. Trip to Japan, worth 120,000 for free. Ayan po. Then ito po yung first international group ko po. Alam niyo po ba, no? Sa totoo lang, ganito po nangyari sa akin kaya po ko kumita ng malaki sa DC. Ito po ako. Ayan po ako. Okay? Naganap po ako ng dalawa. Yung kakilala na kakilala na kakilala ko, pinakilala sa Taiwan. Sa Bukbuk.
Dumami po talaga grupo ko dyan. Hindi ko na kakilala yung mga yan. Sa kabila mo, kakilala ko. May kakilala po saan? Okay? Qatar. Alam niyo po yung Taiwan at Qatar, kapag ka po nagbubuguhan yan, ang daming wampay po niyan. Bansa po yan. Ngayon po, maganda, nagkaroon na lang ng grupo sa Africa. Okay? Nagkaroon na lang ng grupo sa ano pong bansa to? Sa Nepal. Yan po, majority po niya. Ang dami ko po niya mga kabisis partner ng mga ibang lahi na. So, kung nangyari sa akin, lagi niyo nagtapa, hindi po mangyari sa inyo. Yeah! Okay? Ito po ang negosyo po na to. Sa totoo lang, sa lahat ng mahirap, ito na po pinakamadali. Okay? Ang dami na po dito ordinaryong tao na yumaman. Ang dami na po dito ordinaryong tao na magbubuhay. Okay? Hindi masamang sumubok. Tama po ba? Ayan po, kaya kanila, plus worth 80,000 for free. Kasama ko po pamilya ko, trip to Italy, worth 250,000 for free. Yan, sa Italy, trip to Paris, worth 250,000. Dubai, Korea, mapagyayin ang mapadisyerto, mapadala, trip to Maldives, 200,000 for free. Yan po, Iceland po, worth. Ano ba yan? Mali. Okay? Nasa 200,000 po yun, Iceland. Sorry. Okay? So yan po, no? Shopping? Grabe. Ito po, puro Louis Vuitton po yan. Halos lahat po ng damit ko. Talagang favorite brand ko po yung Hugo's. Lahat po na uha ko po sa isang Premier Libre. Isang shopping hand, gamit ko po yung points na inipon ko. Umabot po ng 800,000 po yan. World of shopping po namin. Okay? Sa Italy po yan. Ito naman po sa Paris. Worth 1.2 million po na shopping. Libre. Para po sa isang tambay na high school graduate lang. Okay? Nakaka-overwhelm po yan. Lahat po yan puro branded. Ito, proud po ako dito sa kaibigan ko na to. Si Jason. Kasi po ito si Jason, driver po siya ng ordinary bus ng Nova. Diyan sa EDSA, yung kala po hinahabol po ng demonyo palagi. Parang lagi nag-i-discrash, ano? Yan po, dati po siya mag-doktor. Yan, Paris, Italy, worth 260,000 dito po, 600,000 na shopping ulit. Yan po, because of JC. Yan. Kasi po talaga namumuhunan din ako sa pananamit ko kasi ang negosyo po natin tao. Tama po ba? Yan po siya. Ito po, Rolex po, nasa 700,000 po ito. Ang maganda po sa JC, ito pong negosyo na to, family business din. Di ba, alam naman natin sa traditional business, bawal nyo magkakasama yung pamilya. Kasi nag-aaway-aaway. Tama po ba, kadalasan ganyan. Yes. Ito po sa JC, magkakapatid po, asawa ng kapatid ko, lalo na ngayon, mga pamangkin ko na, kasama na po namin dito sa JC. Kunti nyo po yung anak ko. Yan, kapatid ko po, naka-fortuner na si Kuya Oji. Ito po, kapatid ko rin si Kuya Mel, meron siyang Port Everest. Yan, Port Everest din pala kay Kuya Oji, yan, Port Everest, may Fortuner. Ito, Port Everest din sa kuya ko. Meron din siyang Mustang, si Kuya Mel. Ito po si Kuya Mel. Yan, naka-Mustang din po siya. So, ginagawa po namin itong negosyo na to. Pamilya po kami. Kulong-kulong, sama-sama. Okay? So, yan po, no, yung mga kaibigan po natin, because of AC, no, nagkaroon tayo ng mga kaibigan na nasa politika. Yan po, nagkaroon na rin po ako dito ng condominium unit, because of AC Premier. Dalawang unit po sa Victoria Sports Tower. Ayan po, no? Ito po yung kauna-una ng condo na sports condo. Na lahat na ng sports, may tennis, may basketball, sa loob ng condominium. Okay? Ito po, kinikita natin si Gigi, natasan DC, worth 2 million pesos. Meron rin po kaming bahay sa Tagaytay, worth 8 million pesos po. Okay, so ito po, kinikita ko po si DC, 2 weeks income, 732,615. 1 month income, 1.2 million. Meron pong 1 week income, 455,723.75. Meron pong 1 month income, 1.2 million. Okay, ito po, total income ko po. Ito po, no? Kapag binuksan nyo po yung account ko, pag binuksan natin, ito po, total income ko. Yan po, meron pong 8 million, meron 7 million, meron 24 million. Kasama ko yung kapatid ko dyan, hati-hati kami dyan. Merong 3.7 million, merong 1.9 million. Kasama ko si Romano dyan. Barkada ko si Romano. Hati kami dyan. Okay, sabi ka nila, everything you want is on the other side of here. Tama po ba? Lahat po ng kagustuhan natin, mga pangarap natin, nakapalob lang sa takot natin. So, basagin po natin yung takot natin para po makuha po natin yung mga pangarap natin. Sabi ka nila, lack of direction and lack of time is the problem. We all have 24 hours a day. Tama po ba? Sabi nga, di ba may kasabihan, hindi na po tayo bumabata. Life begins at 40. You know why? Pagka 40 ka na, bawal ka na magkamali sa mga decision mo. Especially pagka kapirahan. Ama po? Okay, kasi hindi na tayo bumabata. Okay?
Ngayon po, bago po ako magtapos, bibigyan ko po kayo ng tip, okay? Para po mas makapag-desisyon po kayo na mabilis, okay? Number one po, pride. Okay? Sabi nga nila, may pampura ba tayo dyan? Mayroon ang pampura. Okay, sabi nga nila, pride. Tama ba? Maraming tao, matalino. Tama? Yun nga lang, sa sobrang taas ng alaban, sobrang taas din ang pride. Tama po? Okay, sabi nga nila, okay, wag ka masyado ma-pride. Tanggalin mo yung pain. Kaysa maging ma-pride ka, pride ka na lang. Tama po ba? Maganda yung opportunity. Wag mo palampasin. Tama? Yes. Alam ko, marami dito na babaduyan sa ginagawa namin. Okay? Okay lang, bato yung ginagawa namin. Okay? At least, hindi naman po kami tanga. Tama po ba? Yes! Okay, okay lang po, batuin kami. Pero at least yung kinikita namin, hindi naman batuin. Tama ba? Sabi nila, ay nako, nag-aano ka ng napkin, nag-aano ka ng, nag-aano ka ng sabon. Sabi ko, okay lang. Tama? At least nakakatulong naman sa iyo. Tama po ba? Maraming umalpus na po sa akin, hindi po ako nakinig. Okay, tinuloy-tuloy ko lang po pangarap ko. Actually, yung pride na yan, panlaba lang po yan. Sabi nga nila, kapag yung pride mo, hindi mo binabag, wala mangyayari sa buhay mo. Tama po? Kaya yung pride na yan, sabi nga ni Romano Vasquez, ang pride ang nagpapahirap sa buhay ng tao. Tama. Kaya yung pride mo na yan, alisin mo na yan. Kaysa taasan mo yung pride mo, makiride ka na lang. Tama po? Tama. Okay. Number two, linya. Okay, marami dito sasabihin nila, ay hindi ko linya yan. Sa totoo lang po, kung anong ginagawa mo ngayon, hindi mo rin naman talaga linya yan eh. Kasi bakit? Wala namang pinanganak. Nung pinanganak, may martilyo na eh. Ay, grabe sir, yung anak mo, karpintero. Kasi may martilyo na nung nilabas. Wala namang ganun. Tama po ba? Tama bali. Okay? Wala namang pinanganak. Nung pinanganak, may stethoscope na. Ay, sir, yung anak mo. Sir, ma'am, yung anak mo, doktor. Tama po ba? So, tayo po, kung ano pong ginagawa natin ngayon, sa totoo lang, hindi po natin linya yan. Nagkataon lang po, nilinya natin. Kasi bakit? Alam natin, nakikita tayo. Tama po ba? Na magkakaroon tayo ng kita. Tama po? So sabi nga nila, kung dito sa KC Premier, makukuha mo pangarap mo, bakit hindi mo nilinyahin? O para bigyan ko po kayo ng example, sa isang village, okay, may naghahanap ng naghahakot ng basura. Okay? Sa isang village doon sa amin, naghahanap ng basura. So ang gagawin mo lang, maghahakot ka lang ng basura every day. Okay? Pag linggo, wala. Okay? Every day, Monday to Saturday, maghahakot ka ng basura, 2 hours lang. 2 hours lang per day ang trabaho mo. Ang sahod mo, 450,000 per month. Ang tanong, nilinyahin mo hindi? Tanong, nilinyahin mo hindi? Bota mo, sabi ko na, nilinyahin mo rin naman eh. Kasi bakit? Pinag-uusapan na natin pera eh. Tama po ba? Malaking income eh. Nilinyahin mo, tama po ba? Okay, so ngayon po, tip ko po sa inyo, sa totoo lang, kung alam mo na dito sa KC, mas mabilis mo makukuha pangarap ko, ito linyahin mo. Hindi ko sinabi mag-resign ka, isabay ko lang. Tama po ba? Tama! Kasi sure na sure ako yung ginagawa mo ngayon, hindi mo rin naman talaga linya yan. Tama po? Tama! Okay, so gawin po natin ng easy. So ngayon po, itong linya, itong pride, okay? So hindi pala dapat yan, tama? Hindi po natin kailangan yan. Ano ba? Busy, tama? Sabi ng iba dyan, ay busy ako. Actually, marami na akong kinalok ng negosyo sa DC. Alam mo, sasabi nila busy. Alam mo yung mga tao na yung karamihan ngayon, walang trabaho. Dahil sa coronavirus. Okay? Ngayon, nagugulat sila ngayon, nagme-message sa akin, pare, paano bang gawin nga pala uli ang KC Premier? Tama? So, anong nawala? Tama? Yung oras. Tama po ba? Sayang naman yung oras. Sana pala, gagawin mo rin pala, magiging interesado ka. Sana pala, dati mo pa sinabi sa akin. Tama po ba? Pero sabi nga, okay lang, at least, ginawa pa rin. Tama? Ngayon po, busy. Hindi po katwira ng busy. Kasi sa totoo lang, ang taong busy, may business. Tama? Yes! Kung ikaw busy ka, wala kang business, okay? Hindi ka busy, ang tawag sa'yo busy-busyhan ka lang. Yes! Tama ba? Tama! Kung ipagpaka-busy ka, sa bagay, hindi ka kayaman mo. Tama eh! Tama? Tama. Kasi kung ikaw busy ka, sa kakanood ng TV, kaka-TikTok, kaka-Facebook, tama? Ipupost mo lang yung mga kaibuhan nyo, yung mga away mo ng girlfriend mo, ang boyfriend mo, ng asawa mo. Tama? Alam nyo kami, busy kami mag-Facebook, pero sinishare namin ang good life ng Jesus. Amen! Okay, yung kami busy. Kapatid, maging busy ka sa ikakayaman mo. Yes! Huwag sa bagay na ubusin ang oras. Yes! Okay, pera. Sabihin nila, ay, wala akong pera.
Okay, kaya yung busy niya, kalimutan yun na yan, hindi ka busy. Sabi nung iba, wala akong pera. Sa totoo lang pera, ako rin naman wala akong pera eh, noon ako busy. Yun nga lang, ginawa ko ng paraan, tama? Yes! Kapatid, kapatid, huwag mo lang sabihin mag-iipon ka. Kasi bakit? Malamang sa malamang, ilang taong ka na ngayon, wala ka pang iipon. Pinakadabi sa gawin mo, kapatid. Pinakadabi sa gawin mo, kapatid. Gawin mo rin ang paraan. Yes! Kung ang isang tambay na puro tatulong sa Pungero, nagawa ng paraan, ikaw pa kayo. Ay, grabe! Malamang sa malamang, nasa upload ka ngayon, tama? Yes! Okay? Actually, sa totoo lang, mas mahirap pang gumawa ng pera dito sa Pilipinas eh. Ay, sa Manila eh. Tama? Kasi dito sa Manila, hirap talaga mga diskarte ng pera. Tama? Kasi lahat ka ng konti, nandiyan na tindahan, nandiyan na mall. Tama? Pero ako nung nakita ko talaga, maganda easy, ginawa ko po ng paraan. Actually, nanghirap pa ako ng ibang pera sa mga kakilala ko. Kasi bakit? Kung negosyo pag-uusapan talaga, kailangan naman talaga, suggestion ko lang ha, kung negosyo pag-uusapan, pangutang mo. Wala ka pera. Kasi bakit? Ano yung bakit? Bakit? Kaya man lang nangungutang sa bako, bakit negosyo tayo pa kaya? Tama ba? Nalagsisimula pa lang. Mas dapat tayo ang mautang. Tama? Ano ba naman yung 10 kakilala mo? Utangan mo ng 1.5 may 15,000. Ay, tama? Ay, kung sino yung pinakamasamang ugali, yun yung una mong bayaran. Tama? Tama? Yung mabait, huwag mo nang bayaran. Pradam na lang kasi hindi kita mabayaran. Tama? Yes! Kapatid, pradam na lang kasi hindi kita mabayaran. Yes! Alam, mabait ko sa'yo. Pwede, yes. Pwede, pwede. Pwede! Kaya patuloy mo, hindi ka nakatulog. Kasi for sure, kung nanonood ka ngayon, kung nasa Pilipinas ka, malamang sa malamang, hindi ka makakatulog. Bye-bye. Kasi bakit? Yung pangarap ko na buhay eh. Yes! Ganito, wala kang pera, okay, may solution yan. Bukas, pagka nakita mo si friend, kausapin mo na. Sino friend? Sino friend? Yung Santa Claus na nakabuton. Okay? Yung may tali sa ulo. Bombay, tama? Yes. Eh, ikaw nga, minsan, di ba? Pag-applyan si Squad, inuutak mo sa Bombay. Eh. Tama po ba? Second mo nga, inuutak mo sa Bombay. Yes! Tama ba? Kung may credit card ka, meron kang debit card, iswipe mo na. Yes! Kasi bakit? Minsan ka, nasa phone ka eh. May cellphone ka naman, bibili ka ulit. Yes! Kasi bakit? Nakanti lang yung kamay mo, tama? Gusto mo lang mag-swipe. Okay, ito po, hindi po ito gastos. Okay? Tignan nyo po ang GC Premier as solution sa problema mo ngayon. Yes! Hindi po ito problema. Pero hindi po problema yan. Nagagawa po ng paraan yan. Yes! Okay? So, malinaw po, hindi po problema pera. Okay? Okay, ngayon po, tatlong letra lang, try. Lahat ng sikat na tao na negosyante na yumaman, sumubok lang. Yes! Tama ba din? Tama! Kasi bakit? Kung hindi mo susubukan ng isang bagay, hindi mo malalaman. Tama po ba? Tama! Hindi mo makikita kung anong outcome. Tama po? Ang maganda sa DC Premier, kapag na ikaw trinay mo, kami pong mga nakakaalam ng negosyo, ang magtutulong at pag-a-gain sa'yo. Yes! Okay? Asma, nako, ito, pag-uwi nyo po, itong try, X na yan. Pag-uwi nyo po, huwag po kayo mag-asma. Okay? Sir Eric, anong asma? Ano ba yan? Gabot ba sa hika yan? Hindi po. Okay, ito pong asma, mga kapatid. Ito po yung pag-uwi mo ay sasabihin mo doon sa taong nag-ano sa'yo, nag-share sa'yo ng negosyo. I ask my wife, I ask my husband, I ask my mother, I ask my father. Nakabuhan nyo po. So ito pong asma na to, huwag nyo po itong i-apply. Kasi bakit? Ikaw nakakita ngayon ng opportunity. Alam ko nanonood ka, tama? Alam ko ikaw yung kinilabutan. Okay? Alam ko ikaw yung nanginig. Tama po ba? Alam ko ikaw yung naging excited. Ngayon, kung magdidesisyon ka na, huwag kang ihingi ng sagot sa mga taong hindi nakakita ng DC Premier. Yes. Tama po ba? Ikaw nakaramdam ng negosyo? Ikaw? Ikaw nakakita? Okay, sorry. Ikaw ang magdidesign. Tama po ba? Tama. Kasi ako po, nung nakita ko po DC Premier, antimano, ginapukasan ng member ko ako. Nag-subscribe ko ako. Okay, hindi na po ako nag-ask my ma. Tama? Kasi bakit? Kung tatanungin mo lang nanay ko, for sure hindi maniniwala yan. Kasi sa Pungero po ako, tama? Yes! Siguro kung mag-asa ko sa nanay ko, nanay, may nakita po akong negosyo. Grabe, payaman ako dito, baka sinampal na ako ng planggana ko naglalaba. Baka sabi ng nanay ko, nalilipasa ka na naman ng gutom, nagkabuhok ka. Yes. Tama po ba? Ibig kong sabihin ako nakakita, ako nag-design. Tama ba? Bakit kailangan ikaw mag-design? Kasi ganito po yan. Kung ikaw mag-design, yung kita mo, ikaw naman nag-gastos eh. Tama ba? Tama, kung ikaw mag-design, kapag ka nagka-conjure ka na sa DC, ikaw sasakay. Kapag ka ikaw nag-design, na-hit mo yung travel sa DC, ikaw ang kasama namin sa pag-travel. Tama? So, yun po yun. So, ito po.
So bago po ako magtapos, iiwanan ko po kayo ng isang kwento. Okay, ang kwento po ni Juan Badasani. Okay, one day, sa isang baryo, one day, isang araw, sa isang baryo, umulan ng malakas. Malakas na malakas na malakas na malakas na malakas. Okay, ngayon po ito si Juan, ay pinapalikas na ng kapitan. Sabi ng kapitan, Juan, halika na, lumikas ka na, lalakas pa ang baha. Alam niyo po ba kung ano sabi ni Juan? Okay lang ako, kapitan. Okay lang ako, kapitan. Manalang pa lang kaya ako, batasanin ako. Araw-araw ako nagsisimba, every Sunday nagsisimba ako. Hindi ako papabayaan ng Panginoon. Pero si kapitan, alam niya na yung bagyo, na yung ulan, lalakas pa. Bumalik si kapitan. Sabi ni kapitan, si kapitan, nagdala na ng truck. Sabi ni kapitan, Juan, halika na. Lalakas pa ang ulan. Lumikas na tayo. Alam mo, sabi ni Juan, okay lang ako. Batasanin ako. Mananampalataya ako, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Every Sunday, nagsisimba ako. So ngayon po, dahil alam ni Kapitan, nalalakas pa yung baha, lalakas pa yung ulan, bumalik si Kapitan. Nagbangka naman si Kapitan. Sabi ni Kapitan kay Juan, Juan, halika na. Huwag matigas ang ulo mo. Tataas pa ang baha. Lumikas ka na. Parang awa mo na. Sabi ni Juan, okay lang ako. Hindi ako papabayaan ng Panginoon. Mananampalataya ako, madasalin ako. Okay, ngayon po, sa huling pagkakataon, tumawag na ng rescuer sa kapitan. Andun si kapitan sa helicopter. Okay? Sabi ni kapitan, Juan, halika na, pakiusap lang. Ay, gabi! Maawa ka na sa amin, Juan. Baka mapano ka. Lumikas ka na. Ano mo sabi ni Juan? Okay lang ako, kapitan. Umalis na ngayon. Ay, gabi. Mananampalataya ako. Masimbahin ako. Matasalin ako. Hindi ako papabayaan ng Panginoon. Okay. Dahil sa sinabi ni Juan, umalis sa kapitan. Ngayon, alam niyo po ba kung ano nangyari kay Juan? Si Juan ay nalunod. Okay. Tanong! Tanong! Matay o buhay si Juan? Matay! Okay, si Juan po ay namatay. Okay, ngayon po, nung namatay si Juan, medyo nalungkot po si Juan at meron siyang konting tinamdam. Nakita po sila ni Papa Jesus. Sabi niya, Lord, bakit po ako pinabayaan? Lord, alam mo naman, Lord, matasalin ako. Mananampalataya ako po ako, Panginoon. Every Sunday, nagsisimba ako, patulungin ako ng tao. Hindi ako gumagawa ng kasalanan, pero bakit po ako pinabayaan? Alam mo ba si Lord, sabi sa kanya ni Lord, Juan, Juan, nakalimutan mo ba? Nakalimutan mo ba, Juan? Na ako nagpadala sa iyo ng rescuer, nakasabihan ka, na lumikas ka na, pero pinaniwala mo. Naalala mo, Juan, nagpadala ko ng truck para lang i-rescue nga sa tigas ng ulo mo. Pero anong sabi mo, okay lang ako? Okay? Gumamit na naman ako ng panibagong ano, gumamit ako ng bangka para ma-rescue ka. Nagpadala ako ng bangka sa iyo para ma-rescue ka. Anong sabi mo, okay lang ako? Nagpadala ako ng helicopter para sa kipit ka, anong sabi mo, okay ka lang? Okay? Ngayon, Juan, sa panahon po ngayon, tama, nakaka-relate po kayo sa kwento. Yes! Sabi nga nila, di ba, walang ibang tutulong sa atin. Actually, si Juan, tinulungan na nga ng Panginoon eh. Tama? Tama po ba? Tama! Pero dapat, sa sitwasyon natin ngayon, tulungan din natin yung sarili natin. Tama? Kasi bakit? Ang Panginoon, sa totoo lang, okay, gumagamit ng mga instrumento yan. Yes. Para yung opportunity makita mo. Tama po ba? Yes. Para yung mas magandang buhay matikman mo. Nakukuha. Hindi mo bababa ang Panginoon para lang ibigay yung gusto mo. Amen. Nagamit po ng instrumento yan. Amen. Hindi po nagkataon na nanonood ka ngayon diyan, na imbita ka. Napanoorin po yung presentation namin. Yes. Hindi po yan disgrasya. Hindi po yan nagkataon. Lahat po ng bagay na nangyayari dito sa mundo, andyan po ng Panginoon niya. Everything happened for a reason po. Tama po? Yes. Sobrang ganda ng opportunity kinangat mo, kapapasukin mo sa buhay mo. Yes. Kasi sa totoo lang, ang dami ko na po kakilala sa KC na mga dating walang-wala, problemado, walang pampaaral sa school ng mga anak nila, nabangon sa utang, pero nung ginawa ang KC Premier na bago po buhay. Malamang sa malamang, na ang sitwasyon mo ngayon, parang sitwasyon ni Juan, tama? Magpasakit ka.
Tama po ba? Magpasakit ka, sinasakit ka na, magpasakit ka. Nandito po ang Jason Premier, nandito si Boss Joe, nandito si Boss Carl, nandito po yung bumubuo ng Jason Premier, NDM Anthony, AD Jeff Am, po yung mga magtutulong-tulong para po yung napangarap nyo, maubod nyo po dito sa Jason Premier. Okay? Okay ba yun? Okay. So ngayon po, no, nasa kamay nyo po yung decision. Okay? Kung ikaw gumagastos ka sa mga bagay-bagay na wala namang kakwenta-kwenta minsan, mag-isip-isip ka. Hindi na po tayo bumabata. Tama? Yes. Sa panahon po ngayon, maging wise po tayo sa paggamit ng pera at ng oras natin. So with that po, thank you very much and glad to be here. Sa ating lahat.